Hello sa ating mga viewers, so welcome back ulit sa ating channel. Sa video ngayon, pag-uusapan natin yung tungkol sa ayan, yung mga nakikita nyo sa mukha ko, yung mga pimples na yan. So isa ako sa mga kagaya ninyo na matagal nang gustong mawala yung mga sumpa na yan sa mukha. So sa isa sa mga paraang ginagawa ko para ma-eliminate yung pimples na yan ay yung paggamit itong bentonite clay mask. Saan ko ba ito nakuha? Nakuha ko lang naman to sa Facebook. Yan. Sa Facebook, sa Lazada, at sa Shopee, marami kayong makikita niyan. Pwede kayong umorder. And of course, available din to sa Watson's or sa drugstore. I'm not sure kung meron ito sa Mercury. So, paano ko ba ito ginagamit? Before kayo mag-apply ng bentonite clay mask, of course, kailangan linisan na muna ninyo yung face ninyo, no? Using facial wash. No. After that, pwede na tayong mag-apply nitong bentonite clay. So sa akin, bumili ako ng ganito sa Watson's. Yan. Measuring cups para hindi naman masayang, no, yung ating bentonite clay. Hindi minsan marami kasi before ko 'to gamitin, ang ginagamit ko ay yung tablespoon, no? By the way, kapag gumagamit pala kayo nito, bawal kayo gumamit ng any metallic na bagay sa pagpiprepare ng bentonite clay mask. Kasi nakalagay dito sa instruction na bawal gumamit ng metallic container, no? Or yung panghalo dito sa bentonite clay. Kasi yung effectiveness ng ating product ay mababawasan. No? So, paano nga ba natin siya ginagamit? Kuha tayo. No? At ilalagay natin dito. Pwede siyang haluan ng tubig. Pero para mas effective siya, napanood ko sa YouTube, no? At nakikita ko sa Facebook na ang ginagamit nilang panghalo dito ay itong apple cider vinegar. So, hindi purong apple cider vinegar yung ating ilalagay. No? Kailangan lagyan natin siya ng tubig. So, kaunting part ng apple cider vinegar. Medyo maamoy lang tong apple cider vinegar, pero for me, hindi naman siya ganun kabaho. Oh. Ayan. And, kasi masyadong matapang to dahil ito ay vinegar, lalagyan din natin siya ng kaunting water. Pwede yung measure nung apple cider vinegar nyo at saka ng water ay pantay. Para naman hindi ganun katapang yung ating timpla. Kapag nahalo nyo na siya, ganito yung magiging consistency niya. Ayan, ganyan siya. So usually sa akin, una ko nag-a-apply dito sa my side sa cheeks kasi dito yung halos open yung aking pores. No. By the way, kapag gagamit kayo nito, hindi pwedeng araw-araw. Ang recommendation is 2 or 3 times a week lang. Based on my experience, kapag ginamit nyo to, ako kasi sumuway ako eh. Ginamit ko siya ng every other day. So, ang nangyari, namula yung skin ko. Ano bang effect sa skin natin ito? Sa akin, ang epekto nito sa skin ko, nag-exfoliate yung aking skin, no? And kung meron kang existing na pimples, kapag may bago kang pimples, natutuyo yung pimples because of this. And yun nga, nung first time ako nag-apply nito, yung amoy ng apple cider vinegar, kailangan mo lang tiisin. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, pwede namang water lang. Kasi nung minsan tinry ko tubig lang, okay pa rin naman, effective pa rin naman. Nag-dry pa rin yung pimples. Tapos, medyo nag-exfoliate ng konti yung ating skin. So, matatapos na tayo ng ating application. Yan, kapag na-apply nyo na siya sa face nyo, maghintay lang kayo ng 10 to 15 minutes hanggang sa matuyo yung ating mask. Hindi ko nare-recommend na mag-exceed kayo sa 15 minutes kasi based on my experience, nung in-exceed ko siya na halos 30 minutes. Minsan naglalaro pa nga ako ng Mobile Legends habang nag-aantay. So, nasasobrahan siya. Ang mangyayari,
na sobrang red ng skin, parang na-irritate na siya. And ayaw naman natin mangyari yun na sa skin natin. At tapos tinigil ko siya ng isang beses kasi baka ma-irritate na yung skin mo. Pero yung 10 to 15 minutes, sakto na yun. No? Ma-exfoliate niya na ng konti yung balat mo and mag-dry up niya na yung pimples mo. And ganito yung itsura niya after 10 to 15 minutes. Actually, 15 minutes yung aking ginawa. So, ganito siya. Okay lang kung meron pang mga ganyan, no, nabasa. Pero kasi hindi na siya pwede mag-exceed ng 15 minutes. No, hindi talaga siya totally matutuyo. Unless yung pagkaka-apply nyo sobrang nipis. Sa akin kasi medyo makapal yung na-apply ko. So, I'll be right back. Maghihilamos lang ako. After nyo maghilamos, ang feeling niyo sa mukha, no, medyo dry siya kasi nga medyo nag-exfoliate yung mukha ninyo. So, after nyo mag-apply ng bentonite clay mask, no, pwede na kayong mag-proceed sa inyong skincare sa evening, no, mag-apply ng toner, mag-apply ng serum, but don't forget na mag-apply ng moisturizer, no. Tanggalin nyo na lahat pero yung moisturizer, that's very important kasi kailangan ng moisture ng inyong skin. So, any moisturizer will do na meron kayo na available para hindi dry yung skin ninyo after nyo gumamit ng bentonite clay mask. That's it mga ka-pimples. Before I end this video, don't forget to like and subscribe. And pwede rin kayo mag-comments kung meron kayong mga suggestions na gusto nyo ipa-review sa akin. See you again mga ka-pimples!